nag-start ako mag-abroad talaga, bali 1992. Binata pa lang ako, naisipan ko talaga mag-abroad kasi dahil sa kahirapan ng buhay, magsasaka lang yung tatay ko, tsaka panganay ako sa aming magkakapatid. Kung tutuusin talaga, hindi naman naging maganda ang start ko kaagad doon. Kaya nga lang, hindi ako sumuko. Naisipan kong mag-exit ulit at maghanap ulit ng mas maganda-gandang opportunity sana. Kaya nga lang, palibasa nga, wala akong tinapos sa kolehiyo. Kaya ganun ng ganun pa rin. Akala ko makakapaghanap na ako ng magandang trabaho rito. So, habang naghahanap ako ng trabaho, naubos din yung kahit papanong na-savings ko na pera. Kaya nung time na talagang kapos na ako, naisipan kong mag-abroad ulit. At doon nga ako napunta sa Alswaye Company. Sa construction kasi yon. Kami yung mga nagkakabit ng mga ceramic, trabahong masuntutali kung ano. Nung time na parang halos nakatunog na ang karamihan na magsasara yung company, halos nagpanik yung iba. Huminto kasi ako ng trabaho October 2011. So, pagdating ng February 2012, nabuhayan kami ng loob dahil siyempre nagbigay na ng ESB yung company namin kahit na kulang-kulang. Pero magmula doon sa February 2012 hanggang saan nakauwi ako itong November 13, talagang wala talaga kaming naipapadala. Ang ginagawa ko, utang ako ng utang para masurvive yung pamilya ko. Magmula noon, nag-start na yung pag-depress ko na naman dahil gusto ko nang makauwi para kumbaga maging normal naman yung buhay ko. Bilang OFW, lumapit nga kami sa uwan natin sa Riyadh, sa Pulo. Wala rin sila halos magawa sa amin na hindi rin nila maipaliwanag kung bakit natatagalan kaming makauwi. Para mapabilis ang pag-uwi natin, sabi namin ng mga grupo nga namin, mas mainam siguro, tumira tayo sa Pulo Riyadh para, kumbaga, sa araw-araw na nakikita nila tayo, palagay ko naman hindi nila makakalimutan ang mga papel natin para maiprocess nila ang pag-uwi natin. Lumapit kami ng migrante para lang makarating sa gobyerno yung problema namin. Na kung tutuusin ang nilapitan namin sa Riyadh ay gobyerno rin naman. Ang pinagtataka ko nga sa tagal-tagal na ng ahensya natin, yung mga naibayad ko sa lahat ng ahensya ng gobyerno natin sa pagre-renew ng passport sa DFA, sa UWA, yung pirang na ipundo ko roon sa gobyerno, alam ko binibusiness nila yan eh. So parang masama ang loob ko na talagang hindi kaagad ako napauwi. Parang nagkapobia na kasi ako sa buhay abroad. Eh mas mainam siguro na dito na lang magkaroon ng trabaho. Kasi una-una, yung pamilya mo, nakakasama mo. At siyempre, pagkasama mo ang pamilya mo, napapangalagaan mo sila. Pwede rin naman umasenso dito sa Pilipinas kung may mabibigay lang na trabaho ang ating gobyerno. Kaya lang talaga kami napipilitang lumabas ng bansa dahil nga nahihirapan kami maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Sa halip na trabaho ang kanilang ibinibigay dito, ay parang pagpapalayas pa sa mga Pilipino ang kanilang ginagawa. Halos wala rin kasiguruhan kung talagang magiging successful ba talaga sila doon sa pupuntahan nila. Thank you.